guys, what's up? Welcome back to my channel. So, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, napadpad dito sa channel ko, napadaan dito sa channel ko dahil dun sa nag-viral kong TikTok video. So, one apply in South Korea. So, yan. Welcome to my channel. So, this is Team Kalalo and I am factory worker, 4 years factory worker dito sa South Korea. Tanong po kung factory worker lang ba ang pwedeng i-apply or pwedeng apply ang trabaho dito sa Korea. Hindi naman po, madami namang iba. Pwede ka mag-apply as teacher or ano man yung field mo. So yan, pwede naman. Kaso guys, ito, trivia lang, kailangan nyo pa rin mag-undergo sa TOEIC exam. So bali, yung TOEIC exam pala guys is dalawang klase yan. Yung TOEIC at saka EPS TOEIC. Si TOEIC for professional, and then yung so EPS TOEIC is para siya sa mga manufacturing industry or agriculture. Meron pang iba eh. Basta yung hawak ng EPS TOEIC, tapos si TOEIC naman is for professionals. So yun na. Si TOEIC, kailangan talaga fluent ka magsalita ng Korean, guys. As in fluent, nosebleed akes. Ito ngang EPS TOEIC, nosebleed na, ano pa kaya yung TOEIC exam, di ba? Tapos si EPS TOEIC, ang kailangan mo lang is basic Korean language. Sabi nga nila, si EPS TOEIC ay pang kindergarten lang. Kumbaga yung exam sa EPS TOEIC pang kindergarten lang ng mga Koreans. Tapos ano pa ba yung tanong? Pwede ba mag-cross country from bawa daw is Singapore to Korea or KSA to Korea or ano pang lugar to Korea. Guys, hindi po. Kung ganun yung gagawin nyo, wala kayong working visa na makukuha. Mati-TNT kayo dito. Kaya the best way ay mag-aaral kayo ng Korean language and then magre-register through online. So sa mga nagtatanong, ano bang site yung online registration na yan? So paki-search po sa Google ay POEAE-registration. So POEAE registration. Yan po. Lahat po ng mga bansa ay nandiyan, mga direct hired. Mga lahat ng bansa ay nandiyan. Yung mga direct hired example is Israel. Yun kasi yung mostly na nakikita ko. Diyan din sila nagre-register sa POEAE registration. So, yun na nga, hindi kayo po pwedeng mag-cross country. Kailangan yung dumaan sa POEA. Tapos, yung mga nagtatanong na kailangan bang pumila sa POEA. So guys, hindi talaga kayo pupunta sa POEA para pumila, para mag-apply. Ang kailangan nyo lang talagang gawin is mag-aral, mag-take ng exam, at then kung makapasa kayo, saka lang kayo pupunta ng POEA for medical. Magsasubmit kayo ng medical. And then, saka kayo pupunta ulit ng POEA kapag may employer na kayo, magsasign na kayo ng contract. Ayan, napiyok ako. May dumad ang Koreano, nahihiya ako. So, yan. Ano pa bang tanong? Ayun nga yung mga paano daw ba mag-apply. May kodigo ako eh. Para alam ko yung outline ng aking sasabihin. Paano daw ba mag-apply? Kung pwede daw ba yung may tattoo? Pwede ba yung malabong mata? Guys, lahat po yan ay na-vlog ko na. Check my previous vlog. So, lahat po talaga ng tanong nyo, masasagot. Promise. So, ang vlog na to ay hindi talaga tungkol dyan. So, guys, ito ay matagal ko nang naka-line up na hindi ko lang talaga nagawa. At alam nyo na, dinaanan ng sumpong ang aking utak. So, yan. Ito po ay tatitlan natin ng magkano ang sweldo at deduction sa Korea ngayong 2020. Sa mga bago lang dito sa channel ko, bibigyan ko kayo ng konting briefing kung magkano ba yung sweldo last 2019. Yung hourly rate noong 2019 is 8,350 won in peso. So, yung mga conversion ko is depende guys ha, kasi depende kasi yan sa palitan ng pera. So, yan. Lalo na ngayon, may crisis. Mababa, sobrang baba. Sobrang baba ng palitan. Kahit saan naman yata ang bansa, ang baba ng palitan. So, ulitin natin, ang hourly rate noong 2019 is 8,350 in peso. Siya ay 359 pesos per hour yun. Yun ay basic ha. Mga Monday, ganyan. Mga weekdays. So, yung daily rate niya, kapag 8 hours naman yung night pasok mo, so 8,350 times 8, 68,240 won. So in peso, siya po ay 2,900 above or pababa, depende nga sa palitan. And then kung weekly rate naman, weekly rate, 8,350 won times 40 hours,
So, equals natin siya ng 334,000 sa won. Won yun guys, ha, laging won. And then sa peso siya is 14,300 pesos. So, maalin yun, tataas, bababa. So, yan. Tapos, yung monthly rate naman niya po, basic rate. So, ang kanya pong basic rate is 1,745,151. Sa peso, siya po ay 75,000 pesos. So, yun po yung basic rate natin. So, paano ba yan yung mga basic rate na yan? Paano yan kinukompute? For example, diba, sa isang buwan, 30 days. So, sabihin natin, tatanggalin na dun yung Saturday, Sunday, diba? Kasi hindi naman siya weekdays, weekend siya. So, ang tansya dyan is 204 hours sa loob ng isang buwan. Yun yung tansya lang, tansya. Depende pa rin siya sa araw. Tapos, for example, ikaw ay may absent na 2 araw. So, ang gagawin dyan, hindi mo kukumputin kung ilan yung araw na naipasok mo. For example, 2 days, sige, 1 day lang, 1 day lang absent kasi bobo tayo sa mat eh. Di, kunwari 1 day ka absent. Di, ang isang araw mong rate is 68,241. So, yung basic rate mo, na yung monthly rate mo na 1,745,150, ima-minus mo lang yung 68,241 na basic daily rate. Hindi mo siya gagawin yung kung ilang araw lang yung ipinasok mo, yun yung sa sweldo mo. Hindi ganun. Fix yun. Fix yung 1,745,151. So, fix yan. Kung ilan lang yung araw na absent mo, kung ilang oras lang yung absent mo, yun lang yung i-deduct mo. Hindi siya mangyayari kung ilan yung araw na ipinasok mo. Ganun, hindi ganun. So, yan. Tapos yung nagtatanong kung no work, no pay. No work, no pay din po dito. So, depende rin sa ibang company. Meron mga fixed rate kung ano yung sweldo mo kahit pumasok ka o hindi. Yun na yung sasweldohin mo. Kami, hindi fixed rate. Kung pumasok ka, edi may pay. Kung wala, edi hindi. Pero may vacation leave with pay kami. 15 days. Ang dal-dal ko na naman. So, yan. Move on na tayo. Masyadong mahebe pa itong discussion natin. So, sa overtime naman, guys. For example, ikaw ay OT ng 1 hour. So, yung computation ng overtime is yung basic rate natin nung una na 8,351, ta-times mo siya ng 1.5. So, yung sagot niya is 12,525 won. So, yun yung hourly rate mo kapag overtime. Sa peso, siya po ay naglalaro ng 538 pesos. So, 1 hour OT lang yan. Sa Pinas, 1 day. Whole day na yan, may OT pa. Kung ikaw naman ay, for example, is 3 hours OT. 3 hours OT ka, no? So, yung 12,000 na... So, yung 12,525 times mo ng 3 hours, siya is 37,575 won in peso, 1,600 pesos. So, 3 hours mo lang yung OT. Diba? Wala akong intention magyabang, guys. Clarify ko lang. No intention to brag, but to inspire. So, yan. Tapos, kung bawa naman pumasok ko ng Saturday or Sunday, edi 8 hours OT, no? Di 12,525 won... times 8, 100,200 won. Sa peso, siya po is 4,300 pesos. So, yeah. Isang ano ko yun dati eh. Isang quincenas ko yun eh. Ano ba yan? Pwede ko pala masweldo dito sa Korea ng isang araw lang. So, kung matagal ko na sana itong nalaman, di sana nakapasok pa ako doon sa 3 entry. Kasi ngayon ang Korea, 2 entry na lang. Ang Japan, di ba, 1 entry lang. So, Korea ngayon is, hindi pala, dati yung Korea is hanggat hindi ka nag-overage, pwede ka pumasok na pumasok. Eh ngayon, nagkaroon na siya ng limit to entry lang. So, yan. Yan yung 2019 na breakdown ng ating salary. So, move on na tayo this 2019. Guys, ngayon 2019, kasi nga may crisis, ang baba lang ng idinagdag ng sweldo. Pero, thankful pa rin kasi at least kahit masyadong mababa yung ekonomiya, di ba? Nagawa pa rin nilang magtaas ng sweldo. So, yan. Ngayon, 2020, ang hourly rate is 8,591. So, 200 won lang yata yung itinaas, 200 plus. So, yung 8,591 sa peso siya ay naglalaro ng 369. Kanina, yung 2019,
2019, sa peso yung hourly rate is 359. Ngayon, 2020, 369 yung hourly rate. So, 10 pesos yung idinagdag. Pero, di ba, malaking bagay din. At least tumataas. Hindi bumababa. So, yan. Kung yung daily rate naman niya ngayon, so 8,590 times 8 is 68,721. Sa peso siya po ay 2,900. And then kung weekly rate naman po, so 343,601. Sa peso siya po ay 14,700 pesos. Tapos yung monthly rate naman po niya ay 1,795,310 won. At sa peso siya po ay 77,100. No, 2019, ano siya, 75,000. So, ngayon, dumagdag siya ng 2,000 pesos. Okay na yun, di ba? Pambayad ko na yun ng bahay. So, yan. Tapos yung overtime, how to compute overtime, same pa rin ng 2019. So, 8,591 yung hourly rate, yung basic hourly rate mo, times 1.5 pa din para makuha yung computation ng overtime. So, 12,885 won sa peso. Isang oras mong OT ay 554. Kung 3 hours kang OT, di times 3 mo lang siya, siya ay naglalaro ng 1,600 pesos. And then, kung ikaw naman ay overtime ng 8 hours, 4,400 pesos yung iyong overtime pay. So, yan po ang computation ng ating sweldo this 2020. Mababa lang yung idinagdag compare nung 2018-2019 na chonon yung idinagdag. So, yung chonon is 40 pesos. So, ngayon 10 pesos lang. Okay lang, at least nagtataas, di ba? So, yan. Wala akong intention mambrag, guys, ha. Ito ay mag-inspire lang, to be clear tayo, no. Baka kasi yung madami kasi madami kasi nakaka-misinterpret sa akin na ganun daw nang edi mayaman ka na ganyan. Edi wow. Sana oil. Tapos ano pa ba yung minsan kasi may mga pinapayo ako na mag-aral lang mabuti para makapunta rin dito. Ang sinasabi ko naman, guys, na mag-aral na mabuti, hindi naman yung school, sige na nga, yung elementary, high school, college, hindi naman yung tinutukoy ko na mag-aral ka na mabuti, kundi yung Korean language, diba? Kung gusto mo kasi ka talaga makapunta dito ng Korea, kailangan mo ipasa yung Korean language test, or sabi na natin EPS topic exam. So, yan. May mga pala sa akin, mga nagpapatulong pala, guys, nang i-apply ko daw sila dito. Guys, hindi ko kayo matutulungan sa ganyang part. Kasi kayo lang talaga makakagawa niyan, eh. Kayo yung mag-take ng exam. So, kayo yung magme-medical. Ang tanging maitutulong ko lang ganito. Bunga nga lang. Advice, tips, ganun lang. Updates, online registration, mga nagaganap, kung ano yung mga pagbabago. Nagpo-post po ako sa Facebook page ko. So, yan. Yun lang po ang tanging maitutulong ko, guys. Hindi ko kayo matutulungan na i-apply dito. Wala pong ganun. Walang referral ang Korea, guys. Kahit ikaw ay anak ng kapitan, ikaw ay anak ng mayor, dadaan at dadaan ka sa POEA. Walang hugutan. Walang referral. So, yan. Fair po ang Korea. So, yan na nga po ang ating monthly basic rate at saka yung ating overtime rate kung paano siya makompute. So, yung 77,000 pesos, ngayon 2020 na to, guys, sa kumbawa OT ka pa, tapos may night differential ka pa, so possible na baka sweldo ka ng 100,000 pesos, pero syempre hindi mo yan malinis makukuha ng 100. Meron pa din tayong deduction. So, pupunta naman tayo sa deduction, guys. So, ayan, may kodigo ko. Ito yung payslip ko, inipon ko to lahat. Mula nung unang kong sweldo, so mayaman po ako sa papel. Sa papel, milyonarya ako. Ayan. From unang sweldo. Kailan ba to? 2016 November. So, yan. Ipon to lahat. Inipon ko, guys. Ito lang. Dito ko lang makita yung pera ko. Wala talaga kasi sa personal. Milyonarya ako sa papel. Milyonarya. Ayan na. Yung mga nagsasabing mayaman ka na. Oo, mayaman ako. Mayaman ako sa papel. Bakit ba? Yung iba nga, mayaman sa resibo eh. O bakit? Ako mayaman sa payslip. Galit na galit. Gustong manakit. So, yan na. Punta na tayo ng deduction. Ano? Teka, ang kodigo natin. Atay, mahina memorya.
Yan. Ito, magpakita ako ng sample ng payslip ko para makita nyo yung deduction. So, yan guys. Kung makikita nyo, dito sa may left side, yan yung ating basic rate per hour and basic rate per month. So, bilugan ko na lang, no? So, ito yon. Tapos, itong katabi ng basic rate per hour, ito yung number, bilang na aking OT. So, doon na tayo sa kanan. Yun yung deduction. Kung makikita nyo yung gap gunse, yan yung income tax. Paglaki ng sweldo mo, paglaki ng overtime mo, believe me, paglaki ng tax, income tax mo. So, yung katabi naman niya, Gonggang Puhom, si Gonggang Puhom ay health insurance. So, kapag ikaw ay na hospital, automatic naman yon, once na ipakita mo lang yung alien card mo, Waigo Genshin Bunjung, sasabihin nila sa'yo. So, automatic yon na makikita nila na meron kang Gonggang Puhom, sa atin is PhilHealth. So, napakamura po ng check-up dito, 3,000 won, ganon. Eh, ang dami-dami na mga sinaksaksaksak sa mga ganyan sa iyo na check up, mga laboratory, aabot ka lang na ng bawat 3,000 won or sabihin natin na 13,000 kung yung mga injection pa. Won yun guys, won. Mura lang kasi nga, malaki naman yung mga kinakalta sa iyo. Kaya maganda na nagpapa-check up tayo para nagagamit natin yung health insurance natin. Kasi hindi naman natin itong makukuha. Kung gusto nyong makuha, edi alam nyo na yung kailangan nyong gawin. Alam nyo na, magpaputol kayo ng dalire. Gusto nyo ba maputulan ng dalire para lang makakuha ng pera? Hindi naman, di ba? So, yan. Tapos doon naman tayo sa Juminse. Si Juminse, yun yung resident tax. Tax pa rin yan. Si Ajoshi, nakita na naman ako nag-film. So, yung namang Yoyang Puhom, siya yung nursing or insurance care. And then, tapos sa baba, yung Gonbo Jongsan, wala po tayo yan. Wala po tayong deduction yan. And then, yung Kukmin Yon Gum is national pension. Sa atin, ang national pension is SSS. So, sa next vlog ko na lang po yan i-discuss ko ano ba yan. Napakahalaga nito, napakalaking bagay ng Kukmin Yon Gum na yan. So, ayan, yan po ay yearly tumataas yung deduction sa'yo. Pero trust me, mas gugustuhin mong mas mataas yung kalta sa'yo kaysa sa mababa yung kalta sa'yo pagdating dito sa Kukmin Yon Gum. So, yung makikita nyo naman sa baba niya is Goyong Puhom. So, wala po tayong employment insurance. So, wala yan. And then, yung Yon Mal Sodok, yun yung year-end income tax refund. And then, yung baba is Yon Mal Jumin, siya naman po yung year-end resident tax refund. So, etong mga bagay na to, itong dalawang to, wala akong alam dito past 2 years. Grabe, grabe, grabe. Sabi ko talaga nung may natutunan akong bagay eh, grabe, sana natutunan ko, nasayang tuloy yung effort, ganyan-ganyan, nasayang tuloy. Pero hindi pala. Sa itong next na vlog ko na yung ikukwento, ha? So, yan. Tapos yung gisok sabi, yan yung ating dorm. So, yung kung makikita nyo, meron akong deduction, 90,000. So, sabihin natin nasa 3,000 plus yan. Yan, kasama ng ilaw at tubig. Unlimited gamit na yan, ng kuryente at tubig. So, dumidilim na kailangan ko magmadali. Hindi po lahat, ika-clarify ko, hindi po lahat ay free accommodation pagdating sa bahay at pagkain. Lagayan namin, hindi kami free accommodation, may bayad kami, depende yan sa kontratang pipirmahan mo. May iba namang companies na nagbibigay ng free accommodation, meron naman pong may bayad. So, depende yan sa mga matatapatan mo. So, yun ha, linawin natin, may nagtatanong yan. Tapos, yung baba, yung total. So, yan, biruin nyo to guys. Ang laki ng ano no, ang laki ng deduction, ang laki oh. Teka lang ha. Gahanap pa ako eh. Yan. Ito mo yung total. Itong January kong sweldo. First month. So, every January, saka po doon, magtataas yung sweldo. So, tatrabahuhin mo muna si January bago po sa February, saka mo siya makukuha yung pagtaas ng rate. Hindi yung susweldohin mo agad ng January kasi December, ano yun pa yun. December mo pa yung ipinasok. Daliyat na, dilim na, hindi na ako makikita. So yan, kita nyo kung mapapansin yun, laki ng aking tax. 211,000 won. Siguro nasa ano to, 8,000 pesos. Tapos malaki din yung aking Gonggang Puhom. So 133,000 won.
So yan ang sinasabi ko sa inyo, paglaki ng inyong ipinasok, ay paglaki ng inyong sweldo, paglaki din ng inyong deduction. So yung total deduction ko is 598,791. So sa Pinas siguro na sa 25,000 pesos din yan. 'Di ba? Sayang. Tapos luckily last year 2019, may na-discover kami nga about dun sa Yon Maljongsan. So yun guys, yung mga pararating pa lang dito, magtataka, ang laki naman ng kaltas, ang laki naman ng tax. So panoodin nyo yung next vlog ko. I-discuss ko yan sa inyo. Sobrang haba na ng vlog na to. So yan guys, ang ating salary and deduction breakdown. So huwag kayong magtataka kapag malaki yung inyong tax, malaki yung inyong kukmin. So yung kukmin, magpasalamat kayo kung malaki yung deduction sa inyo. Huwag kayong magreklamo. Promise. Magpasalamat kayo kung malaki yung inyong kukmin deduction. Basta next vlog ko na po yan ikukwento sa inyo. So hindi nga yung vlog na to, sa next pa. Kasi next vlog is yung Yon Maljongsan. So yun guys, thank you for watching. At sa mga bago dito sa channel ko, please keep watching and subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ko. So thank you guys. Bye-bye. Saranghe. Ito nga pala yung company namin. Ayan, teka. Yan yung company namin. Sa mga bagong paparating namin na Yoja, nakita ko na sila. Comment sila dun sa last kong vlog. Ayan yung magiging company natin. So yan, huwag kayo nga pala yung pala, isa pa pala. Teka lang, napaka-chismosa ko talaga kahit kailan. Diba sa atin, sa Pinas, yung mga company, ano siya, mga factory ganyan, mostly thousands yung employees, diba? Pagdating mo dito sa Korea, may mamangha ka kasi nasa pito lang. Isang company, pito lang yung empleyado. Pinakamataas na siguro 300 employees. Hindi ka guys, sa Pinas na umaabot ng libo-libo. Dito hindi. Kami dito siguro nasa 40 lang na tao, katao. So bukod pa yung sa office staff, syempre iba naman yung department. So yung factory workers lang yun, 40. So yun guys, huwag kayong... Kasi ako namangha ako eh. Sabi ko, hala yan na yun. Alam, ang unti naman. So yun guys, tama ng chismisan. Thank you for watching. Bye-bye. Saranghe ako yung magsasaing pa.